Hello, hello everyone. I am gonna share you guys how to cook smelt fish paksiw. So this is a frozen and it's already defrost 2 hours ago. Okay, this is we call it here in Canada smelt. So para siyang galunggong ang maliit na galunggong ang size niya. So kahit malinis na po 'yan bago i-fresh doon sa mga sa packaging na pinanggalingan, huhugasan pa rin natin. Ayan, medyo matigas-tigas pa ng konti 'yan dahil may konting ice pa. So hugasan natin 'yan po without head. And wala na rin bituka yan, malinis na malinis na. So hugasan pa rin natin. Yan. Marami po tayong magagawa dyan sa klase ng isda na yan. Pwedeng paksiw, pwedeng pangsigang, pwedeng deep fry, pwede rin yung lalagyan ng harina. Nandiyan iprito. Yan, double check ko lang po. Yan. So ang gagawin natin dito ay ipapaksiw po natin na may gulay with vegetable. So yan, i-drain lang natin. Pwede rin hindi i-drain kasi paksiw eh. So ayan, malinis na malinis na. So sa isang pot or kasirula, ilagay na natin yung ating smelt, i-layer natin. Bali, ano yan, 2 pounds, almost 1 kilo. Pati yung relo na damay kasi nga chine-check ko yung time kung parehas kasi bago yung gawa. So ayan po yung mga ingredients natin. Yung talong, hugasan natin maigi, i-rub yung finger para kung ano man yung nakakapit na chemicals dyan ay mawala. Binabad na yan ng 1 hour kasi hindi organic po yan. Hindi na ako nakapunta sa organic section, organic market, kaya dito lang sa malapit sa amin ako bumili ng mga sangkap na yan. Kasi tapos na nga ang summer gardening. So, yan, malinis na malinis na. Ganun ang ginagawa ko pagka nag-bumili ng mga gulay, huhugas ang maigi. I mean, ibabad muna yung hugas ang maigi. So ayan po. Naka-prepare na yung ating nakalayan na no, magpit-pit tayo ng mga 8 bawang. Depende sa inyo kung gaano karami ng bawang. Alisan lang po ng balat yan. And then ilagay na natin yan sa kaserola. Sa paksiw kasi talagang ginagamitan ng bawang. So, ayan. So, pagkatapos yan, hiwain na natin yung kapirasong luya, yung thumb size. Huwag nang balatan. Yan, depende sa iyo kung anong hiwa ang gusto nyo. Kung gusto nyo pitin, hiwain sa gitna, pitin nyo. Okay. Ako naman, kung gumawa, hiwain ng manipis. But be careful not to cut your thumb. Otherwise, walang pang thumbs up. ay, make love shout out sa inyong lahat habang kayo nanonood. At ang sibuyas, ito, may leftover na kalahati. So, gamitin na natin. Tapos, yung isa pang sibuyas, kukunin natin yung kalahati dyan.
huwag na natin ilagay lahat para magamit sa ibang recipe. So yan, ganyan lang. Just always be careful when chopping or cutting any vegetables or meat. Yan po yung talong. Nag-iisa na yan. Kasi niluto sa pakbit yung iba. So, yan po. I-slicein lang ng ganyan. Katamtaman ng nipis. Mga half inch. Para madaling maluto. Yan ang magandang paghiwa pa. Pa ano yun, yung pa slice, pa islam. Yan. And then isunod natin na hiwain yung bitter gourd, ampalaya in Tagalog. Mapait po yan. Mas mapait yan doon sa yung yung ibang variety. Masarap po yan sa mga pampakbet, mga dinimbing. Yan, alisin lang yung murang seeds. Yung sa loob na puti. Kung murang-mura talaga na yung buto ay yung yang talaga, kahit hindi na aalisin yan. Yung puti sa gitna. Yan, dalawa lang na ganyan. Dalawang ampalaya. So, once again, maraming salamat sa mga nanonood. At sa mga manonood pa lang. Natutunan ko itong pagluluto ng mga ganito noong Boy Scout ako. Elementary pa lang ako, marunong na akong magluto. Kasi mother ko, tinrain kami kung pinapakita kung paano magluto ng mga lutong mga simple lang. Hindi uso ang karne noon. Paminsan-minsan lang kaming kumain ng karne. At least once a week or twice a week. Araw-araw yan, laging may bagong pitas na vegetables. Ganun ang buhay bukid, buhay magsasaka. So ayan, nailagay na natin yung okra, ang palaya. Yung okra, yan yung pagkakaalam ko, Indian okra. That is lady finger, kung tawagin. Isang sili lang ang hihiwain natin para hindi naman umanghang masyado, kumbaga mild lang ang ano niyan, ang anghang niya. And then ikat na rin natin yung spring onion, dalawang piraso. Yung pinagputulan po, hindi ko niluluto yan kasi may ugat. Binababad ko sa bowl, pwede rin sa glass, para tumubo uli. Ayan, may tumubo ng dahon. Kahapon lang yan kaya pinutulan. So in 1 week, isang dangkal na yan mahigit. So yan yung dahon niya. So hiwain na rin natin at ilagay sa ibabaw. Additional flavor din yan. Ayan, ganyan lang. At isunod natin kasi dapat nilagay doon sa ilalim ng smelt fish yung asin at saka paminta, kaso nawala na sa loob ko. So lalagyan pa rin natin ng asin yung smelt sa ilalim. Ayan. Ewan ko kung mayroon, parang wala sa Pinas yung ganyan. Okay, and then lagyan din natin ng
mga isang kutsaritang ground black pepper, paminta. Ayan. Para bumango. Iba-iba yung amoy ng paminta, iba yung amoy ng bawang. And then, lagyan natin ng itong vinegar, bali half cup po yan. Yan. Dato puti. So, yan. Andyan na lahat yung ingredient niya. Walang gisa-gisa. Direct. Lahat ang mga ingredient. So, ilagay na natin dito sa ating top oven. Ayan. Then, i-close up natin. So, ayan. Takpan natin. At turn on the heat high muna pansamantala. So after 3 minutes, umuusok na. Lagyan natin ng another half cup na tubig. Can I have some juice, Mom? After 10 minutes. Mom, can I have some juice? Ayan, nagtubig na. Cup lang yung tubig na nilagay natin dito kanina. Can I have a cup? Sippy cup. Saka yung moist niya, kaya nagtubig na. Saka yung half cup na vinegar. So, ngayon, tikman natin. Mapait-pait siya na maasim-asim. Ngayon, ibang diskarte naman ito. Ito yung paksiw na may sabaw. Lagyan natin ng isang baso. Yan. Hindi naman naubos sa isang baso. Tama na yan. Tapos pakuluan natin uli ng mga 5 minutes. After 5 minutes, so yan na, luto na. Cooking paksiw done. Ayan, so titikman natin kung anong lasa. Dagdagan natin ng isang kutsarang patis. Fish sauce, patis in Tagalog. Ayan, so alisin sa heat. Para hindi ma-overcook yung okra tsaka yung ibang gulay. So, tamang-tama lang ang pagkakaluto. So, ang cooking time niya ay 15 minutes kasi low cook yung noong kumulo, low cook na. So, ayan po, hiniwalay natin yung mga gulay na sa gilid na at i-check natin. So, ayan po, buong-buo yung isda, hindi nadurog. So, ayan, luto na talaga. Thumbs up. Huwag kalilimutan lagi mag-thumbs up. Ayan, kung nag-enjoy kayo mga kapatid, please don't forget to like, comment section below.